Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only payong kaibigan. And on today's video, mga kapwersa, we are now on our day 3 dito po sa government-provided quarantine facility. Okay? Day 3 po tayo kasi yung date of arrival natin considered as day 1. So February 10 po yun, ngayon po ay February 12, so that's day 3. So I hope lahat po tayo ay medyo nakakapahinga ngayon, lalo po dyan sa mga kababayan natin sa Middle East. Kasi ngayon po ay Friday, araw po ng pahinga, rest day po ng mga karamihan sa mga kababayan natin. So mega mega love shout out po sa inyo lahat dyan. Okay? And guys, ano po ba ang pag-uusapan natin on today's video? I-discuss ko po sa inyo kung ano po yung pagdadaanan ng isang pauwing OFW from the time na lumapag po ang eroplano nila dito sa NAIA, okay? So ano po yung pagdadaanan niyang proseso sa airport, sa loob ng airport until po makarating po siya sa hotel na kung saan mag-stay siya for quarantine. Okay? And magkano nga po ba ang presyo ng mga bintahan dito ng charger just in SIM card just in case na kailangan niyo po ang Philippines SIM card? So magkano nga po ba ang presyo ng SIM card? Kung siyempre, kung wala po kayong baon na Philippine peso, meron din po dito money changer. So magkano po ba ang exchange rate ng Saudi Riyal to 1 peso? And guys, siyempre, ito po talaga, I'm just so very happy and proud and excited na i-share sa inyo na marami po sa mga kababayan natin ang namumblema when it comes to paggawa po ng passport appointment at ganun din po sa pag-activate ng kanilang Tawakal na account. So worry no more guys kasi I will be presenting to you ang mga kasama po natin na talagang masisipag, mababait, gwapo at magaganda na mga OFW advocates na talagang tumutulong po sila sa mga kababayan nating OFW na na-mention ko na nga po. Libre po ito, free of charge, di ba? Serbisyo ng OFW sa kapwa nilang OFW. At ang binibigay po nilang tulong ay mag-aasikaso po sila para po kayo ay mabigyan ng appointment kung kayo po ay magpo-process ng inyong passport renewal. Ganun din po sa talagang very sensational na Tawakal na. So, pag nahihirapan po kayo sa Tawakal na, pwede nyo po i-visit ang Facebook group na sasabihin ko. Okay? So, masaya po yung video natin today. I hope na mag-stay po kayo at tapusin po ninyo ito. At kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. So let's start guys, okay? Kung nandun na po kayo sa loob mismo ng eroplano, let's say to be specific, kami po ay sakay ng Saudi Airlines. So sa loob po ng Saudi Airlines, talagang in-observe po nila yung social distancing. Ibig po sabihin, one seat apart. Diba? Wala pong magkakadikit. Talagang ganun. Kumbaga hindi po nila talaga minamaximize yung full capacity ng airplane para to give way, para i-observe po yung tamang safety protocol. So, sobrang saludo po ako doon kay Saudi Airlines kasi talagang hindi po nila iniisip yung kita lamang. I mean, sobra po silang, concerned sa kaligtasan ng mga tao. Kaya, hands up po ako dyan. Doon po, sa loob po ng airport, before nyo po ma-receive yung inyong first meal, bago po kayo nakareceive ng inyong pagkain, yung unang pagkain, bibigyan po kayo ng mga flight stewardess ng isang form. So yun po yung una nating i-fill up, and that is the health declaration form. Okay? So simple lamang po ang mga i-fill, ilagay po natin dyan, yung passport number natin, yung personal information natin, at flight details. So, lahat po yan requested na i-fill up po natin using capital letters. Okay? So, simple lang guys, di ba? Siyempre, sa baba po doon, dahil health declaration yon, tatanungin po kayo sa form kung kayo po ay nagkasakit in the past 30 days. So, pipili po kayo doon. So, it's either yes or no. And then, magsasabi po siya, dapat
pipirma po kayo doon. Ibig sabihin, lahat po dapat ng information, ng data na dinidisclose nyo doon sa health declaration form is tama. Kasi guys, pag let's say, kung kayo po ay talagang nagkasakit at hindi nyo po doon sinabi, kunyari, click nyo po yung no, pero nagkasakit po kayo at nalaman, so may kaukulang penalty po yan. So ingat po tayo sa mga forms na sinasagutan natin. Okay? So yun po, while we are traveling, sa loob mismo ng airplane, matatanggap nyo po yung unang form, yung health declaration form. Okay? So moving forward, travel na po tayo, di ba? Alam naman po natin, 9 to 10 hours, straight, direct flight, di ba? Saudi Arabia to NAIA. So nakalapag na po tayo. Start na po ng ating parang disembarking ng mga pasahero mula sa aeroplano, papunta na po sa airport. So lumapag po kami around 2:30 in the afternoon. Siyempre hindi naman po agad yun, paglapag ay pababain po kayo. So may mga procedure pa yun. So almost 2:45 po, nag-start na po na mag-unload ng mga passengers. Pagdating po nyo dyan, makikita nyo po talaga na talagang solid yung suporta ng ating mga gobyerno, taga-gobyerno. Andyan po yung ating mga medical frontliners, mga Philippine Coast Guard, di ba, mga taga-OWA, para po i-observe yung pagdating, di ba, para po i-guide yung mga incoming overseas Filipino workers. Ayun, first stop. Yung first stop po, eto yan guys, papakita ko po sa inyo, meron po siyang medyo mahaba po na queue. So yung una pong pagdadaanan natin ay yung Bureau of Quarantine. Ayan, papakita ko po yung picture. At the same time, medyo may maliit lang po ako na video clip na ipapakita. Just at least, makita nyo, maramdaman nyo kung ano po talaga yung pagdadaanan natin. Okay? So ano pong gagawin doon sa Bureau of Quarantine? Diba? Sa airplane pa lang, may pinilapan po kayong health declaration form. I-review lang po nila yan. Just in case, meron po kayong na-miss na mga information. And then again, i-confirm po nila sa inyo kung hindi nga po kayo nagkasakit. And so on and so forth. After po, makalagpas po kayo doon sa Bureau of Quarantine. Siyempre, iiwanan nyo na po doon yung form. Meron po dyang thermal scanner para po i-test yung ating temperature kung tayo po ba ay normal or nilalagnat or kung ano man dyan. Okay? After po nung dumaan po tayo doon sa thermal scanner, i-guide po muna tayo ng Philippine Coast Guard. Pupunta po tayo sa isang room. Okay? So, ayan po guys. Ayan po yung room. And then, ipapakita din po ako yung short video. Kasi doon po sa room na yon, doon po yung briefing. Okay? Briefing po kung ano po yung pagdadaanan ng isang OFW sa loob po ng airport until such time na makalabas po siya. So yung nag-spearhead po, yung nag-lead po ng briefing ay mula po sa Philippine Coast Guard. Okay? At ito po ang kanyang sinabi. Ayan. Para po sa ating mga OFW land-based, ang quarantine facility niyo po ay sagot ng OWA. Kaya hindi po yun yung transportation papunta doon. Libre po ito. Paglabas naman po ng inyong resort, ang OWA rin po ang nakatasking para i-attend po kayo sa kanya-kanya niyo pong probinsya. Para po sa mga taga Visayas, Mindanao area, sa Palawan, ang OWA po is nag-cater po ng sweeper's flight sa Terminal 2. Bali, makipag-coordinate na lang po kayo sa mga OWA personnel sa kanya-kanya po mga quarantine facility meron po doon. Para naman po sa mga safe payer po, ang license money agency niyo po yung magpo-provide ng inyong mga quarantine facility. Sila rin po yung mismong susundo sa inyo dito. After naman po ng briefing noong, during pala, noong nakapasok na po kayo doon sa room, so bibigyan po kayo ng dalawang form ulit, di ba? Dalawang form na i-fill up nyo. Unang form is yung arrival card, okay? So ayan po yung arrival card, ayan. So yung arrival card, i-fill up nyo po yan kasi kukunin po yan sa Bureau of Immigration, okay? And then yung pangalawa po ay yung OWA Project Care Slip. So dalawa po, di ba, yung form na ibibigay sa inyo doon sa briefing room. So i-fill up nyo na po yan. So gaya nga po ng sabi ko, magbaon po kayo ng maraming ball pen and then magdala po kayo ng parang binder para hindi po kayo mahirapan mag-fill up kasi pag wala po kayong patungan ay baka mapunit po yung papel and that. But syempre dapat po, ito po ang first
technique natin, dapat po mabilis po kayo sumagot ng mga form para mauna po kayo sa pila. Pag nauna po sa kayo sa pila, ibig po sabihin, mas mauuna po kayo na makarating sa hotel at makapagpahinga. Okay, so after na po ng briefing doon ng Philippine Coast Guard, gaguide po ulit kayo, dadalhin po ulit kayo sa Bureau of Immigration, di ba? And then guys, tanong ko lang po sa inyo, bago po kayo pumunta sa Bureau of Immigration, may mga shop po kayo makikita dyan, di ba? Yung duty-free shop, okay? So ako, I was just expecting na sana bukas yung duty-free shop kasi syempre hindi naman po madami yung nabili natin na mga chocolates sa Saudi Arabia kasi nga kulang na rin yung oras. So unfortunately, sarado po yung duty-free shop. Okay, hindi po kayo makakapamili kasi sarado po siya. So diretso lang po sa Bureau of Immigration, marami naman pong counter na bukas kaya mabilis po ang flow nung mga ano dito, nung flow nung tao. Mabilis lang guys actually. And then yun guys, and then na-surprise naman ako kasi while nakapila pa ako doon sa Bureau of Quarantine, meron pong sa likod ko nagtanong, "Sir," sabi niya, "excuse me lang," sabi niya, "pwede bang ano magtanong ganyan ganyan?" 'Di ba ikaw yung si ganyan? Sabi niya, "Ikaw yung nakikita ko sa YouTube." Ay, sabi ko, "Ayun, yes," sabi. "Yes po." So yun, sabi niya, "Ikaw si ganyan, si Payang Kaibin." "Yes po." Ayun. So medyo nakaka-flutter din na kahit pa paano ay merong nakaka-recognize po sa atin yung mga kababayan natin. Okay? So mega love shout out po sa inyo. And then, nung in-upload ko nga po yung video ko, yung most recent video ko, may nag-comment po doon, mga nag-comment. Sabi niya, "Ikaw nga yun," sabi niya, "ako po yung ganito matangkad na nakapula, na naka-jacket." Na. Kaya pala napansin ko, Panay, ang tingin nila, syempre naka-face mask naman ako. So yun, kasi parang, what do you call this? Nare-recognize din naman po nila tayo. Guys, hindi po ako suplado sa personal. Nagkataon lamang po na nasa pandemya tayo. Kung nagkataon na hindi po nasa pandemya at in-approach nyo po ako, ay talagang more than willing po ako makipagkwentuhan sa inyo. So, mega love shout out po again sa mga nakasama ko sa flight dyan. Okay? Okay, moving forward po tayo. After po ng immigration, ang sunod po niyan ay yung baggage niya. Ayan. Ito po yung video nung sa baggage. Di ba? So, nagkataon lang din. Talagang, ako po ay sinasabi ko po sa inyo lagi, malakas po tayo sa taas. Just, magdasal lang po tayo lagi. Yun lang naman po ang pinakasekreto ko sa buhay. Talagang, hindi po ako napapagod magdasal. Regardless of how you feel, what you do. Di ba? Sabi nga po sa kanta, ano man po ang karamdaman ng iyong puso, ito po ay nagagalak man or nasisiphayo, di ba? Still, wag po tayong magsawa na magpuri, okay? So, ayun, mabilis ko pong nakita yung aking baggage. Talagang wala pong 10 minutes ay magkasunod po halos yung baggage ko. So, nakuha ko po siya. Ayan, nilagay ko po sa cart. And then, after po ng baggage claim, diretso na po kayo sa OWA na parang help desk. So meron po doong parang briefing din. So may mga what do you call this? May mga OWA representatives po doon. So may kanya-kanyang lane po doon. Hiniwalay po yung mga land-based sa mga sea-based na OFW. So kami po mga land-based, so diretso po kami doon sa OWA. So 'di ba? Yung dalawa po yung finilapan natin kanina na form doon sa briefing ng Coast Guard, isa pong arrival form na binigay na po natin sa Bureau of Immigration. Pangalawa po yung OWA Project Care slip. So doon po while we are on queue, nakapila po kami. Marami din po ako, mega mega love shout out din po sa mga kasama nating medical frontliners, 'di ba? Sa Riyadh yata sila in hospital. So mega love shout out po sa inyo. Marami po sila. So habang po kami nakapila doon sa OWA, nagdi-distribute po ng pagkain. Ano po siya? Parang rice meal. So ito po ang tip ko pangalawa. Lahat po na ipinamigay po sa inyo ay tanggapin nyo po kasi talagang sobrang nyo pong ma-appreciate yan pagdating nyo po sa hotel. Kasi syempre gutom po kayo, di ba? Okay. So while we are waiting po sa line, ano naman po, very organized po yung OWA. So sasabihin nila na
Hindi po sabay-sabay kayo niyan lalabas papunta sa bus. Siyempre, by batch yan, ganyan-ganyan. So, first 10 or 20, ganyan-ganyan. So, sabi niya, okay? So, dahil nga po, medyo nauna po tayo. So, kasama po tayo sa mga first batches na nakasakay po ng bus. So, ayun. So, nung tinuro na po yung line namin, while we are passing through sa exit po ng papuntang exit po ng airport, dadaan ka po doon sa OWA na parang mga representative, bibigyan niyo po yung ano, yung papel, yung OWA project care slip, ganyan ganyan. So ikaw po, pagdating mo po, ayan. Ayan po yung ano, video ha. Makikita niyo po may mga bus diyan na nakapila na. So sunod-sunod na po 'yan. So kung sino po yung first available bus, so doon po kayo. Tapos while dala-dala niyo po yung inyong cart, talaga pong solid po ang pag-asikaso sa mga OFW kasi hindi ka na po mamuproblema ng pagbubuhat ng iyong bagahe kung paano mo siya mailagay sa bus. Kasi yung mga tao pong nandyan ay sila na po yung mag-a-assist. Yan. Nakita nyo naman po guys, naglagawa din po ako. Binidyohan ko din po sila. Sila po yung naglalagay ng mga bags, ng mga maleta sa ating compartments. Okay? So tapos pagdating nyo po sa bus, social distancing pa rin po. Diba usually ang bus, dalawa po yung tao na nakaupo dyan. So pwede nyo pong ilagay yung hand carry nyo sa isa. Okay? And then, kayo po ay sa isang seat. So pag napuno na po yung bus nyo, so alam naman po syempre ng bus driver yan, kung saan po kayo dadalhin. Diba? So talagang, and dahil nga po sinabi ko na maswerte po tayo, dinala lamang po tayo sa pangmalakasang hotel. Dito po sa BGC, sa Bonifacio Global City, sa Taguig. Ito po, tayo po ay nasa Ascot. Mega love shout out po sa management ng Ascot Hotel. Talagang pangmalakasan po ang kanilang binigay po sa atin na room ng gobyerno. Ito po ay libre guys ha. So on my next videos, abangan po natin ang ating room tour. So susunod po yan na content ni Payong Kaibigan yung room tour at kung ano po ang pagkain na binibigay po sa mga kababayan natin. Okay? So ayun na nga, nasa bus po tayo. Ito po ang masayang kwentuhan sa bus. Siyempre yung mga nagbubuhat ng bag, ganyan-ganyan. So sila po yung mag-assist sa atin. Masaya lang po talaga yung vibe sa loob ng airplane, sa loob ng airport. Even po sa loob ng bus, nagtatawanan po yung mga OFW, nagbibiruan, di ba? Siguro kasi nga, iba po talagang pakiramdam pag nakauwi ka na po sa sarili mong bayan. Wala po siyang kasing sarap, di ba? Ang gaan-gaan ang feeling. Ayun. So, while we are inside the bus, nag-offer na po, may mga business proposal na po doon. Ibig po sabihin, syempre alam naman po ng mga helpers, ng mga nag-asikaso doon, kung ano po yung kailangan. So, sabi po noong isa doon, yung parang conductor, "Ma'am, sir, baka kailangan nyo po ng SIM card. Kakailanganin nyo po ng SIM card." Ganyan-ganyan. So, magkano ang SIM card? Ang halaga po ng SIM card ay 100 pesos po ha. 100 pesos. Siyempre, dahil po tayo ay galing daw sa ibang bansa, baka hindi po mag-fit yung saksakan sa... Kailangan mo ng adapter. Yung adapter po ay 100 pesos din. So, sabi ko, "Sir, kuya, magkano po pag ano na? Combo na. Hindi po ba pwedeng adapter plus SIM card is 150? Sabi niya, hindi. Ano talaga yun? 100 pesos. Ayun. And eto pa, syempre, kahit po may mga money changer, may mga ATM doon sa loob ng airport, hindi ka rin po pwedeng pumunta doon kasi ayaw mo naman maiwan, di ba? At hindi ka po papayagan na humiwalay doon sa pila. So doon po sa loob ng bus, meron din pong money exchange. Si kuya may dala po siyang parang belt bag, may laman po yung maraming pera. At nagtanong po siya sa mga kailangan po dyan ng Saudi ng peso. So nagpapapalit po siya, 'di ba? Ang equivalent po ay 1 Saudi riyal nyo guys, papalitan po yan ng 12 pesos. Ganun po sa loob po ng bus, okay? So kung may SIM card na kayo, may adapter na kayo, may Philippine peso na kayo, kapag kailangan nyo po ng load, yung driver po, pwede nyo rin pong makontakt. At siya po mismo ay nagbebenta din po ng load. Okay? So ayun na nga guys. So moving forward, biyahe na po kami from airport papuntang Taguig. Dumating na po kami mismo sa aming hotel destination. Diba? Pang bongga talaga, Ascot po siya. So, hindi po kayo agad pababain ng tawag nito,
hindi po kayo agad pababain ng bus. Okay? So, kasi syempre, in-observe po nila yung social distancing. Sa loob po ng bus, meron po kayong fill up na form. Parang registration form. Hotel registration form. Okay? So, ayan. Tapos, makikita nyo po sa entrance ng hotel. Yan, ipapakita ko po ang video dyan. Makikita nyo po sa entrance ng hotel na meron po dyang mga representative din. Diba? I don't know if they are... Actually, I'm very sure na yung iba po doon ay galing po sa PCG. Coast Guard kasi naka-uniform po sila. At yung iba po ay galing po sa OWA. So, meron po silang lamesa doon. So, sa loob po ng bus, dadalhin na po nila sa inyo yung form, yung registration form, pifill upan nyo na po. At nakadikit na po doon yung assigned na room number. Okay? So, dahil po, nauna naman po tayo sa pila. So, we are one of the few batches na nauna pong bumaba ng bus. Okay? Pagdating po doon ng bus, so habang binababa po yung aming mga bagahe, may ano po siya, may fumigation po, dinidisinfect po nila yung inyong mga luggage. Okay? So, ayun po yung ginagawa ng mga taga-hotel. Okay? Bago po yan ibigay sa inyo, dinidisinfect, dumadaan din po siya sa x-ray. So, ganun po kahigpit ang proseso. At yung mga room attendants ay naka-full PPE po sila, guys. As in, sobrang full PPE. May ang tawag nito? May cover pa yung shoes. Tapos, naka-ano talaga sila? Scrub suit, naka-face mask. Talagang kita mong pawis na pawis. So, after mo po pumila, pifill up ka po doon yung parang tatlong form lang, listahan lang. Sulat mo yung pangalan mo, passport number, date of arrival, perma, number. So, pag napermahan mo na po yun, ilalagay na po ng room attendant, tapos dadalhin ka na po sa iyong, what do you call this? Sa iyong hotel, sa iyong room pala. So, ganun lamang po yung proseso, di ba? And then, pag sinumatutal mo po, di ba? Pag sinumatutal ko po, from the time na dumating po kami, let's say, bumaba po kami ng airport ay mga alas 3 ng hapon, nakapasok po ako ng kwarto ko po ng hotel ay mga alas 5. So more or less mga 2 hours po ang na-spend po natin. So hindi po siya masama kasi lahat po yun ang proseso ng pinagdaanan mo mula po sa Bureau of Quarantine, doon po sa briefing ng Coast Guard, sa immigration, sa baggage claim mo, sa OWA briefing, sa bus, sa pag-travel nyo, sa pagproseso po pagdating sa hotel until such time na nasa loob ka na po ng mismo ng kwarto mo. 2 hours, guys, it's not bad. Sobra po yung napakabilis na proseso. Okay? So, dahil gutom nga po tayo pagdating po natin ng hotel, lahat po ng binigay sa yung food ay pwede mo na pong kainin yan. And then, let's move further. Ito po yung talagang sobrang excited ako. Gusto ko pong i-present sa inyo, ayan po, ay yung FB group ng ating mga pangmalakasang friends, legit and free passport appointment. Free po yan, guys, ha? Kasi alam naman po natin na kahit po sa Saudi Arabia, marami po nagkalat ng mga kababayan natin na talagang kahit po sa passport appointment, nagpapabayad po sila. Tinutulungan nga po nila yung kapwa nila, pero naniningil naman po sila, 100 riyals, 150 riyals, malaking bagay na po yan. Lalo na po sa mga kababayan po natin na mga domestic helpers or household service workers, di ba? Na hindi masyadong maalam when it comes to mga online ganyan-ganyan. So, dahil po dyan, ito na po yung sagot ng inyong katanungan. Pag may problema po kayo sa passport appointment, even po, may problema po kayo sa tawakal na, so, mag-join po kayo dyan dito sa Facebook group natin, Legit and Free Passport Appointment. Ang head admin po natin dyan ay si Sir, ako si Rod. Ayan. And then, andyan po yung ating mga co-admins na masisipag at magaganda at mababait po yan, guys. Okay? So, andyan po si Ma'am Era. Ayan. Andyan po si Ma'am Raquel. Andyan po si Ma'am Choi. Okay? Andyan po si Ma'am Shane. Andyan po si Ma'am Bella. So, mega love shout out po sa inyo lahat. And of course, andyan po si Ma'am Anslayer. Okay? So, just in case meron po kayong problema, pwede nyo pong ilapag doon. Mag-post lang po kayo doon. At talagang pag-free po yung ating mga kasama po dyan ay
pwede nyo po silang, pwede po nila kayong i-PM or magko-comment po sila doon sa inyong post para po kayo ay matulungan agad-agad. Kaya talagang nakaka-proud lang din at nakakatuwa na makilala po yung mga ganitong klaseng tao. Kasi talagang, imagine guys, OFW din po sila, pero nagbibigay po sila ng serbisyo, ng assistance sa kapwa nila OFW. Wala po yung bayad guys, libre po yan. Kasi talagang gaya ko po, sila po ay talagang naniniwala din na talagang napakagaan po sa pakiramdam na tayo po ay makapag-provide ng tulong or assistance para po sa mga kababayan nating OFW. Okay guys, yan po yung ating video for today. And abangan nyo po guys, syempre, ang next natin na pag-uusapan on my next vlog is ipapakita ko po sa inyo yung room. I-room tour ko po kayo dito sa napuntahan ko pong kwarto. And then, i-discuss po natin kung ano nga po ba yung mga house rules, diba, dito na dapat natin i-observe. Yung mga quarantine protocols na dapat tandaan po ng mga OFW na ika-quarantine, diba? So mga marami pong bagay na dapat nating i-consider during the time na naka-quarantine pa rin po tayo. And just, I am just so happy na naka-uwi po ako sa Pilipinas. At least kahit papaano po, na-share po natin yung ating experience sa mga kababayan natin. So if you have anything na i-comment nyo po sa video na yan, i-comment nyo na po pag may mga tanong po kayo, ilagay nyo lang po dyan. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo po. Please share this video again sa ating mga Facebook groups ng mga OFW. Okay? Pwede nyo pong i-share sa inyong mga sa mga FB nyo, diba? Para po marami po ang makaalam sa totoong proseso na pinagdadaanan ng OFW sa panahon po ng pandemya. So maraming pong salamat. I'm just so happy and excited to share whatever I experience. Kasi alam ko na kahit pa paano ay nakapag-share din po tayo ng konting gabay para po sa mga kababayan nating OFW. So guys, huwag po tayong kabahan. Lagi po tayong magdasal. Stay safe and God bless. Okay?